E may lambat ginaya kay Maria, marapal yung minta king meto nga balen na ning kabundukan na ning Hudeya. Mintaya kay balen ng Sakarias sa tinina ng Maya pa oras Elizabeth. Inyan din dam ng Elizabeth yung pamagmanano ng Maria, ginaloy ang anak king Atsana at nga na Elizabeth. Keep man king Espiritu Santo, magsalitayang masikan nga na mapalad ka karing sablang babay, mapalad dyan naman ng anak mo, mibait ke ka. Makanano na akong pengayin tuliran ing dalawa na ako ning ima ning kanakong Gino. Uling kabot dimdam ko ing kekang pamagmanano. Ginaloya ing anak king atyan ko kintula. Mapalad ka uling paniwalan mo kinging balita na kekang Gino mipaltuto. Ing may pabalita ning kekatang karigtas. Kapurian keka o Kristo. Kiliginig pa ang paninganak, panimbalan ng Espiritu. Visitation as presence. Visitation as an experience of grace. And visitation as an expression of love. Yung pamagbisita, kaan sana ni kayang pangayatyo. Yung pamagbisita, karanasan niyang magrasya. At yung pamagbisita, karna sa niya naman yung lugod. Ngayon pong panahon na iti nakataldo kanyang alang klase, alang obra, alang lug. Nakala rin may manuli iba't abroad, balikbayan. Iti marakala pa kami katago na magbisita tamo yung balang meto. Abisita tala rin lola. Malambat na ngayon na mo naman lulwal kayong bali. Abisita tala rin kaya katang pengari, din kakaluguran tamo malambat ng yakakit. Masano rin eh, there would be experience of presence. Pata kasing magbisita tamo, maragula bagay itang aliwa mo itang dadalamo. Doon ay itang sarili mo smug, hindi akang pangataw. Siyempre po ta magbisita ka, tingkang dadalang regalo. Masanting mo naman to. Pero, yung piyaka regalo mo, yung sarili mo. Anya kaya yung this present is a gift, di ba? And I present to you, I offer. And present is here and now. Ano ka ragul kabaldugan itang regalong present? Present! Tsuko. Present, I am here. Now, ngayon. I present this to you, the down kekeka, and present is about me here, Chuko. Hindi akang peka regalo, hindi akang sarili. Aga na ako, beligtad ko naman ng isipan mo. Jesus naman yung bigbisita mo naman, kang Maria at kang Martha, deta mi kapatad, deta kapatad ng Lazaro, Mary and Martha of Bethany. Binisita nung Jesus. I Maria, usting gawana, linukluk ya kayang bitisa ng Kristo. May kiramdam ya kaya. She presented herself as person. May kipagkwento ya siguro. Palagi ako, liwa mo Yesus in tutor. Baka Maria mo naman, poreng abeta. May pagkwento lang. I Marta, na yung problema na. At siya kayang kusina. Siguro isa pa na, o talayat ang kamatis, o kamalyat ay sibuyas. Nung pala rin kayo, tala kung awto saling tabangan. Niya muaya pa'y Marta eh. Uling isipan na nung nano. Pero importante eh, nung nino. O takatantang tingtang bisita, masanting mo naman titang sasadya. Pero maulagay itang aluklukan tala mo naman. Be present for them. Dakalabalik bayan keti. Salamat kin Diyos. Panamdaman niyo yung pangayatsuda. Eko tabing papapunta kayong mall, ako pang mamang kelwal. Abi mo naman ito. But it's more of the presence of the celebration. Kung magbisita tamo naman kayong hospital, itang atsuka maragul ng bagay.
emang karakal kailangan marakal kasabihan ng kaiking ethics in terms of hospital visitation, eh kaman dapat masyadong sasabi. Kasi painaway yung masakit eh. Ne? Kanitang misan, magbisita ko ka rin masakit. At ikaw nga kayag na nabisita, maglanya ko mo po. O tabisita na kang ye. At yung kayong hospital, wala na yung kayong restaurant. Ano kasi ka na boses. Masaya na yung ano, itang saya na laki ang lugar. O tanga chuta kayong hospital, o magbisita ta ka rin masakit. Maintain the grace of rest. Eh. Eta mo kailangan magdoktor, doktoran. Nang kaya deng matuwa, po tamong talaga yung masakit. Bala, doktor lang. Ay, nga, tanga ako may sakit at siya mga pito-pito mo. Wala na yung panulo ko, effective lang, subukan mo lang. Eka mag-recommend panulo eh, naman doktor. Pabrihan mong doktor, yan ang bala. E wari ka rin, hospital at ilangawasan na attending doktor. Ne? Nung nino ito, yan ang bala kayo. In fact, professionally ka rin doktor. Ngayon mo, doktor ko, binisita kita ang pisan ko masakit. Pero liwa naman ako itong doktor kayong hospital. E kung man dapat, man mag-suggest yung doktor. Hanggang ngayon, may akot na ano kaya, mangyadya pa ang permiso kitang resident doktor. Kasi they have the process of healing. Ang nga, pinupunta magbisita tama ng importante, atsuka. Siguro, peka masating, mga di kayo, pakadime. But more importantly, feel your presence. That is the grace of wonderful experience of visitation. Tampangay at tsumo. Kadwa po, ing pamagbisita, karansanay ng grasya. Itang, kung dapat papalto, makalunsing bibisitan mo, ali. Matula. Masaya. Yung pamang bisita, bakit? Dadala mo, aliwa mo yung sarili mo. Di ba po? Dadala mo yung Diyos. Let me Maria, bibisita ni Elizabeth. Pero let me Elizabeth, nino yung in-acknowledge na? Ki Maria, huwa. O biging karapat dapat, may ngayon tuliran, bisita na ako ng Indu. Noon kakalisab lang babae nga na. Blessed are you among women. Pero ko hindi pa'y sinabi na ng mga ituliran ko, bisita na ako Hindu, ninka na akong Ginoo. Itang si recognize Jesus in the midst from the womb of Mary. Huwag ang magbisita kang kamag-anak, magbisita ka karing kaluguran mo, panamdamanda na mo saan dadalami yung Diyos, kimbusal yun. E ka magdalang alak, o magdalang pamangan, dadalami yung Ginoo. At nagong maging malalaming tula at saya. I kami, ako, bilang pari, nagkay payaos na kang magbisita, karing masakit. Maglanya, karing masakit. Agad na ka ako minsan, ating kaming binisita, masakit here. O na yung manalbiya talaga kayong, baliya po itang Men of Light. Ating kami pong TV show kayong Men of Light. Every Sunday, or ngayon eh, kaya upload na eh, webis pa mo. Kaya po, reflection kayong gospel. At abe kaya po, Bishop ang Budavit, ang po'y Father Raul de los Santos. More than 20 years na po yun eh. More than 1,000 episodes na po. 20 years na kaya pong gagawan mita. Every Sunday. So, atin po, Manal Beking Men of Light, buri na, nitang pamilyada, lanyan miya, imada. Oh, buri, day kaya nga, lo, maglanyan, buri, talo, lapang pari. O nang may patagon, napisabi mo, o te tayo puntalan namin, libre ka po ata, libre. O libre ka kami gan. Kaya ba't nanitang kaya aming taping kay Men of Light? Malambat na po yun eh. Pintalan mo itang masakit, talo kami. Talong pari, e paubis mo kanita yung bisya pang po. O nang yan talong kumbigay kayong bale, masalesa yan po yung bale, o nang itang kwarto na, mas kopya pong bagya. Sakto yung katri, ano mo po yung katri, ating luklukang kenny, ang po pang space kin. Uunin niyang peka senior may obispo ang buo, niyang maglit yung pamaglan niya. Makachu kami kay Lelena. Ako chu kay Lelena ang bisya pang buo. Yapo Raul at chu kenny. Uunin nga na kaya po karagula lalaki, lalo na yung bisya pang buo, Father Raul, pakadagul na po na eh. Uunin nga tilukulukang kenny. Eh di mga di na kayong makanyan.
Uneng ti pa ni ba? Meto keni ya ping meto. Uneng ati luklu kan keni. Ene ayah butabut Father Raul. Ngewan ay taluklu kan keni. Le kone. Inabit na italuklu kan. Dela na kita. Bigla ya po may uli sa kitang itang maka lalanyan mi. Itakutan ko kasi kagala may atake ni ako kaya mika mi sino po yung sakit na galang ako kaya pala yapo raw wala na kasi kalikot kayong aparato kayong wala na italuklukan nabit na atin niya palang makatuglong kain ano itang kateter makatuglong niya itang kitang luklukan itang putalulwal tangimi ng wakayan o nari ta inabit na yung apuraul Diyos miyos. Banda tayo ito, maglanya kami, maputla, yapo Raul. Maputla na pa, natakot na. Masakit po ko, tayo magbisita kayo, may agad tatal na ning masakit. O misa na, pamaghanap ko na po yun eh. Na ano po yun eh, na actually, darak eh. King makabebe. Pasko, ay pader, at yun nakamu rin, o tayo may pangadi dara mo. Bitako po kayo ng kwarto na. Ang tendency ko po, agad kayo tal ng gamat. Kaya lang kaya po nga, ginulisak kaya. Yan pala, yung sakit na itang balam ko, yung may ta, itang, ano po ita? Itang gout. Itang masakit si gout. Sabi po, manyan yung kay, be careful. Your visitation can be disgraceful. Kaya tamo po, ma-sensitive kayong kabilyan na rin masakit. At saka, tamo, kailangan po sabihan ng kay, yung sakit. Kaya ako po mangutang, mga likayo rin yung doktor. Yung kay po, it's just good to be, just be there. Your presence is more important than anything else. Nambaludang atsuka, karagula bagay na po ito. Encouraging presence in house na kito. At sabi po, nang kayo, importante mo naman tang respect the privacy of the sick person. Kayo puro retratuan deng masakit. Ngayon mo, masakit siya retratuan niya, kabati post niya. Hindi po gagawin ito. Lalo na nung ngayon nabaluding masakit ang po yung pamilya. Ako, aranasan ko po ito. Ay, wari, akwento ko na po kayo, may atake ko na eh. Anak, kayayat kanita, mayayat kung mayayat kasi ako makapangan. Ibagsak ko more than 40 pounds. Kaya ba't po kanita, ingmalan ko, mana pangadagul mo. Kaya ba't makapakanya ko pa po kanita? Awat, yung katawan ko makabagsak. Ot, may bisita lang po rin ang kaklase ko. Itang meto ka rin asawa ng kaklase ko. Retrato na ako pala. Makapasalikot. Kaya ko balo. Ot, kabira, pinos na yan. Siguro sabi yan, ipadya tayo, mabiyaya pa nga na siguro. Naustuyapin naman ito. Pero I felt offended. Tutuman po, I felt offended. Ngayon ko masyadong masaya kayong Facebook, itang ipost na kayo, mambalo. And you should ask permission, lalo na nung karing masakit. E sana ba, itang pepa retrato tayo ng abe-abe. Retrato tamong nakaklase. Pero in terms of visitation, karang masakit, do not just take pictures and post them. Na kaya after people are offended, may insulto la karang gagawin tao. E porke rinetrato me, ipost me karang aliyo. At intasin taong edaburi, ako yung buritang ipost na kakaing gaya, tangi, e naman kailangan. Importante tang itamo, okay tamo, pabren yun orang aliyo. We deepen our relationships more than anything else. Not, we don't need that social media part of our life because visitation is a deepening of our relationship. At katatawalian, buri ko naman sabihan yung pamagbisita is an expression of love. Itang niya bibisita may uling kaluguran me. Yung lugod kasi ay naman mo boyfriend, girlfriend eh. Ne? O may asawali. Yung lugod mo naman king imamo kaluguran me tatang mo kaluguran me lolo lola kaluguran mo la then kaluguran mo nya kaluguran mo la kaluguran mo na and it's an expression of that love at po tang nyari mo another tip may ano ting papalan niya dapat paramdaman ni tang papalan niya ing lugod ni ngapong Ginoo not only the presence but the love of God po tang tapong palan niya suggestion ko pala niya tala parang botang kabang baluda po. Mas masatik po ito, makapakibat la po. Makapangadila po. Kanita, tikulin na niyan. Anak, kasuelo niyan. Ang bayo kailin na niyan. Nga na, amo nga na. Pangadimo ko. Pananaksanan nga pong ginoon.
makrut mo yan eh. Pero at least baalo na isa sabihan na asa ko, may umpisal yun. May sabi kayong masalese. Eh. Itang bamaus ko ang pari po, itang last 2 minutes. Ang kaya ba ang asal ko kaya ta? Ilang, magkasahit ko po kanita, ba't ko pa susunod na mes? Itang, ang pumasanting itang balo na naman ning lalan yan, na dating nga pari. At ko pong kwento kaya kayo na eh. Edi, ating magpalan niya. O nang ima, siguro 92 years old din. Dakalya anak niya, ito chula abroad. Itang manuyang na yang may nagkat ka na ako. Muntalan mo yan po, retang nga po na. Pinta lang kaya po. O nang itang lola, ating niyang caregiver. Muna siya ito, ating niyang kayang tabi. Yan, dilikin kwarto yung lola, siyempre, alano rin pamilya. 92 na eh, makapyak niya. Ay naway ah. Pelo banda ako, para lang yan kaya. O tayo naman pala sinabi kayong matwang ating datang apari. Yung sakit nga talungob ko, linwal niya itang caregiver, itang manuyang na ang dinagit ka na, ay nako naman tikyan, ikami nga duwaning matwa. Yan tang lola, lola nga ko, bigla no rin mata na, ikit na pari, yan baka sutan, ilahan na meten eh. May ngalgal niya mga kanya, no? Bala na siguro ang hel ko, kung ako San Pedro nga ako sana, iyaos na ka ng Ginoo. Wala na niyong matwa, meten eh. Kasi na yung alimang tao. Lalo na rin yung matwa. Putang masakit kayo, naos na rin yung pari. Matay na ako kanini nga, naos na rin yung father. Ha? Yan yung kay. Eh po sabihan ta, lalo lang mag-nervous, lalo lang bilis. Hindi po. Nga, kay ba't nanita, ako naman, may nga nervous ako. Putang mo yata, aking matwa, aking gigit na ako, may nga nanay. Kay ba't inaos kayo itang kasambahay daw po, pa itang, may, eh, yung kulalakwang Kenya ako. Puta, tigmalyari kang lola, akong parsalanan daw ako, di ba? Puta, maglan niya, tam, dadala tayong Diyos, yata magdala, eh, tama, matakot. Magdala tayong kasalpan tayo, kapaldanan mo naman, lalo na. Ako, nyata may sakit ko, may katapilan ako melan niya, karamihali huwang pari, may kabawi ko po. Ipaldan tam, kayong panalangin. Aluwatan, it's already too late, isn't it? Ating may itong libro, yung title ni libro, 5 Love Languages. By Gary Chapman. Gary Chapman, pero malo ko, psychologist siya po, tsaka protestant pastor yun. Itang 5 Love Languages. Itang number 4, karetang 5 Love Languages. Yung sabihan na, nung kaluguran ming meto nga tao, spend with them, or, nga na, 5 Love Languages. Itang salitan yung lugod. Itang metong quality time. You want to experience love? Spend quality time with your loved ones. Itang atsuka mo. Kaya be meng manalbe, TV. Kaya be meng magluto. Tukyan meng mabalengki. O pagupit siya, sabayan meng pagupit ka naman. Karengana mo, tuki mo lang. That's quality time. Bali po, nang pantunan na rin anak ngayon eh, your time. Not only your gifts, not only your present. Quality time, the gift of your person. Tangatsuka. At buri na sabihin ng quality time, 100% attention. Alitang, magsalita ka ba ako naman, mag-cellphone ko? Eh sige, sundo mo, atigong pakibatan kayo. That's not quality time. Atigong barkada, alo kami. Usually, may kikita kami, basta ating okasyon. May kikita kami regular, at alo kami lalaki. Mag-lunch kami, mag-breakfast kami, long breakfast kami. Ating kempusta. Ating, nung ating metong kaya kami, dinawa na yung cellphone na kabang mamangan kami, yung mamayad. So, nang kaya ko, nang milagay cellphone, kami milagay metong alele. O nang din kaya biya ko, negosyante. Kaya ko lang nilang mamayad. Uli, at silang haos, at silang. But we really, bala mo, consciously, we would like just have to have time with one another. At kanyaman po ito, quality time. At in one way or another, siguro, maragula bagay ito. Misa ni Bo Sanchez, atin niyang anak. At ila pong orphanage ni Bo Sanchez, eh, kaya tanggal lang shepherds apostolate. At ilang orphanage. Misa linwal no rin anak. Malatiya pa yung kotse ko kanita nga, nasa kayo no rin anak, sapak yung anak yung kotse na. Dela no keng mall. Pe kanana lang. Pe pag ice cream na lang.
Delano Keng Park, itong Park Shipping ng mall. At di na nanong pera para saling burida, nanong burida pa sa laluan niya po. Kaya ba't yan tampauli na lang, ni Bo Sanchez, isipan na mo siguro, nanong kaya yung peka burida rin nga nakarenen, kaya nga kaya beda ko, evaluating the activity. Habang nasa kotse sila, sabi na, ano yung pinakamagandang karanasan ninyo, pinakagusto nyo ginawa natin ngayon? Kids nga. Ano nito? Favorite ko po yung ice cream! Ang gusto ko po yung laruan sa park. Thank you po dun sa perang binigay mo. Bumili po ako candy. Ang ganda-ganda po sa mall, naka-aircon. Pero may isang bata that answered my question. And I could not forget. Anak, ano itang may ito, anak? Oh, ikaw, ba't di ka sumasagot? Ano yung pinakamagandang karanasan mo ngayon na lumabas tayo? Anak, ano itang anak? Yung kasama ko po kayo, peka mo laga kita, yung kasama ko po kayo. Kaya beda kayo. O ito yung mahulaga, di ba? The best place in the world is where you are and whom you are with. That's the best place. Kadwa na itang atyo kabale, atyo kokelwal. Ito yung mahulaga ning kaya be mo. Christmas will be a season of visitation. Let us feel the presence, the grace of the moment, and the expression of love as Mary visited Elizabeth. Maging niya sanang mag-grasya in pamang-bisita tamo ngayon yung Pasko. Silagyo ng ipa, panganak, panimbanan ng Espiritu. Amen.